Magandang hapon po sa ating mga kababayan, sa ating mga kababayang nagninegosyo at kaya namumuhunan at ating mga kababayang manggagawa. Magandang hapon po ulit sa ating lahat. Nagbabalik po ang ating programang Sagot Ka ng Department of Labor and Employment. Maaalala niyo po nung nakaraang linggo, hindi po tayo nakapag-air nung Webes sapagkat tayo po ay nagkaroon ng disinfection dito po sa atin. Sa aming building. Actually, katunayan, ngayong hapon, ako po ay remote at wala po ako sa studio. Pero hindi po ito naging sagabal para ipagpatuloy po natin ang ating programa. Again, mitiin po namin na masagot ang inyong mga katanungan at matugunan ang inyong mga karaingan, kayo man ay manggagawa o kayo man ay nagninegosyo. Ngayong hapon, atin po ulit na sasagutin ang mga nakapending na mga tanong nung nakaraang episode. Pero bago po natin gawin yon, bigyan po muna natin ng daan ang isa pong paalala at o kaya patalastas mula po sa Employees Compensation Commission. Doble kayod so you can flex something in the future. Okay lang yan, basta ingat lang tayo parati ha? At lagi nating tandaan na may ECC na handang umagapay sa'yo. Wait, sino nga ba si ECC? Ang ECC o Employees Compensation Commission ay ang government agency na nagpapatupad ng ECP o Employees Compensation Program. Ang ECP ay benefits sa mga empleyadong nagkasakit, naaksidente o namatay dahil sa trabaho. Pero best, huwag kang malilito. Ang ECC ay hindi pareho sa SSS at GSIS. To make it simple, ang ECC ay kahanay ng SSS, GSIS, Pag-ibig at PhilHealth at isa ring social security institution ng gobyerno. Ang ECC ang gumagawa ng mga policies and guidelines tungkol sa Employees Compensation Program. ECC rin ang nagre-review ng lahat ng Employees Compensation Claims na disapproved ng SSS at GSIS. ECC was established in 1975 at sa loob ng mahigit na 4 decades, more than 6 million claims na ang natulungan ng ECC na umaabot na rin sa halagang 39 billion pesos. Noise, di ba? Kung private employee ka, pwede kang sabay mag-claim ng EC at SSS benefits. Double recovery of benefits. Double ang compensation. Kung empleyado ka naman ng gobyerno, maaari kang pumili kung GSIS o EC benefits ang i-claim. Ito ay dahil sa exclusiveness of benefits policy ng GSIS. Ang pinagkaiba ng ECC sa ibang social security institutions ay employer ang nagko-contribute para sa premium contribution mo. Ibig sabihin, hindi ito kinakaltas sa sweldo mo at wala ito sa payslip mo. Employer mo mismo ang nagbabayad ng iyong EC premium contributions. Sa madaling salita, sagot ka ni boss. Sa private sector, 10 pesos per month ang contribution ng iyong employer kapag ang sahod mo ay mababa sa 14,750 pesos. 30 pesos per month naman ang contribution ng iyong employer kapag ang sahod mo ay 14,750 pesos o higit pa kada buwan. Kung sa gobyerno ka naman nagtatrabaho, 100 pesos per month ang contribution ng iyong opisina regardless kung magkano ang sahod mo. Ang maganda pa sa Employees Compensation Program ay sa unang araw mo pa lang ng trabaho ay covered ka na. O diba? Protected ka na agad! For more information, pumunta lang sa pinakamalapit na ECC office sa inyong lugar. Remember, kahit may ECC, lagi ka pa rin mag-ingat, ha? So yun po, napakinggan po natin kung ano yung ECC, Employees Compensation Commission. Ito po ay isang attached agency ng Department of Labor and Employment. So sila po ay nagbibigay ng kompensasyon para po dun sa mga injury o kaya sakit o kaya sa kasamaang palad ay pagkamatay ng isang empleyado habang siya po ay nagtatrabaho. O yung tinatawag po nating work-related illness, injury or death. Sa mga ganito pong pagkakataon, ikaw man ay manggagawa sa pribado o pampublikong sektor, ikaw ay may kaukulang kompensasyon o tulong o benepisyo mula po sa Employees Compensation Commission. So balik na po tayo dun sa mga katanungan hindi po natin nasagot, lalong-lalo na nung nakaraang episode. Alam nyo po, nabigyan po ako ng pagkakataon na tingnan itong mga katanungan ito. Napakarami po, daan-daan po. Pero
nakita ko po yung dalawa sa mga katanungan, ito po ay related sa Employees Compensation Commission. Ito po ay patungkol sa tanong ni Arnel Friolo. Sana na nanonood sa atin si Mr. Arnel Friolo. Ang sabi po niya, na aksidente po ang kanyang anak at saka sa maang palad, ito po ay namatay. Ang pagkakaaksidente daw po ng kanyang anak ay dahil ito ay nagtatrabaho. So, kanina ipinakita po natin yung maikli pong video patungkol po sa ECC. Ang nakapaloob po doon, ang isang employer ay kailangan po maghulog ng tinatawag po nating EC para po i-cover o para po sagutin yung anumang contingency sa pagtatrabaho. Katulad nga po ng injury o kaya sakit o again sa kasamaang palad ay mamatay. Meron po tayong tinatawag na double compensation nga o double recovery rather. Ang isang empleyado na katulad po ng anak ni Mr. Friolo, sana po ay nanonood po siya ngayon. Sana po ay makipag-ugnayan po siya sa amin. Unfortunately, wala po kasing numero ang kanyang tanong, kaya hindi po namin po siya makontakt. So, ang entitlement po ng isang manggagawa na namatay habang on duty, pwede po siyang mag-claim o mabigyan po ng funeral benefit. Hindi lang po ito sa SSS, kasama na rin po sa ECC. Meron din po tayong survivorship benefit para din po dun sa kanyang mga naiwang mahal sa buhay, ito po ay pwedeng kunin sa SSS, ganun na din po sa ECC. So ako po ay nananawagan sa kay Tatay Arnel Friolo na ang anak ay sa kasamaang palad ay namatay sa oras ng trabaho. Sana po ay makipag-ugnayan po sa aming opisina. Gamitin niya po itong medium pong ito. Ito pong Facebook account po namin upang maibigay po sa amin unang-una yung kanyang contact number, pangalawa, yung pangalan ng kanyang kumpanya, at kung pangatlo, kung maibibigay niya po yung numero ng kanyang SSS. So sana po ay, again, nakikinig po siya o nanonood o kaya man ang kanyang mga kaibigan ay nanonood po ngayon. So ito po ay unang kaso pa lamang na idinulog po sa amin. May pangalawa pa pong kaso and unfortunately, ito po ay usapin na naman po ng pagkamatay. Dito naman po, asawa po ang namatay. Ako po ay I'm referring to Miss Lisa Sumalpong Gutierrez. Nagtanong din po siya, namatay daw ang kanyang asawa. Ang tinatanong niya, may insurance or death insurance ba kaya ang kanyang kumpanya? O ano kaya ang makukuha niya? Alam niyo po yung death insurance, ito po yung voluntary po itong kinukuha ng mga kumpanya. Subalit meron po nga tayong batas tungkol po sa insurances, health insurance, kung saan lahat po ng kumpanya ay mandatory po na kailangang i-cover at hulugan ng kontribusyon yung kanyang mga manggagawa. So, tulad ng sa pribadong sektor, ang isang manggagawa ay covered hindi lamang po ng mga benepisyo ng SSS, cover din po siya ng mga benepisyo ng ECC. Ito po ay kung ang isang manggagawa sa pribadong sektor ay maaksidente o kaya magkakasakit o kaya mamamatay dahil po sa trabaho. So unfortunately po ulit, si Ginang Lisa Gutierrez ay wala pong ibinigay na contact number po dito sa kanyang tanong. So muli, kung siya po ay nanonood o kaya man nakikinig o kaya man yung kanyang mga kaibigan ay nanonood at nakikinig po ngayon, nakikiusap po kami na ipagbigay alam niyo po sa kanya na kami po ay handang tumulong para makuha po niya kung ano man ang benepisyong nararapat po sa kanya dahil po sa pagkamatay ng kanyang asawa. I-request po sana namin na ipag-ibigay nyo po sa amin yung inyong numero or contact number. Pangalawa, yung pangalan ng inyong kumpanya, yung pangalan ng kumpanyang pinagtrabahuhan ng inyong asawa. At pangatlo, yung number nyo po sa SSS.
sana po sa mga darating na araw ay maibigay niyo po ito nang sa ganun ay mabilis po nating iproseso ang kanilang mga entitlements na naaayon naman po sa social welfare or social legislation po na ipinapatupad po ng iba't ibang pong ahensya ng ating pamahalaan. Katulad po ng ECC, meron po tayong SSS, JSIS naman po para po sa mga manggagawa sa pampublikong sektor, meron din po tayo sa PhilHealth at ganun na din po sa pag-ibig. So, masaklap nga lang pong isipin na yung may mga manggagawa pong namamatay sa linya po ng pagtatrabaho. Pero kaya nga po tayo ay may mga batas na kailangang magsiguro din ng mga benepisyo dun sa kanyang mga maiiwang dependents, lalong-lalo na yung kanyang mga anak, lalong-lalo na rin kung ito ay mga minor di edad pa. So yun po yung dalawang tanong na nakakuha ng aking atensyon. Sana po ay makuha po ulit natin yung kanilang mga contact number. Pangalawa pong mga katanungan ang nakakuha ng aking atensyon ay pagdating pa rin po sa mga pasahod. Ang dami pong nagtatanong, magkano ang minimum wage sa National Capital Region? Ang dami pong nagtatanong, magkano ang aming sahod sa Cavite? Madami pong nagtatanong, magkano ang sahod sa Cebu? So ito po ngayong hapon, uulitin ko po ulit at ipapakita po namin ulit sa inyo. Ano ba ang tamang pasahod or minimum wage rate dun sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas para sa ating mga manggagawa? So hayaan niyo po akong i-share ang aking dokumento kung saan po nakalista ang iba't ibang minimum wage rate sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. Ito po, hayaan niyo po akong i-share sa ating mga kababayan. Marami po itong mga katanungan. Katulad po ni Eden Bonifacio, ang simpleng tanong po niya, ano po ba dapat ang minimum wage sa Cavite? So ang Cavite po ba, anong rehiyon po kaya yon? Nasa NCR po ba kaya siya? O kaya nasa Region 3? Sino po dito yung magaling sa geography? Ang Cavite po, isa po siya sa mga probinsya ng Region 4A. At ang Region 4A, kung inyo pong nakikita, meron po tayo ditong umiiral na wage order. Kung titingnan po natin ang wage order na ito po ay naging effective noong Abril 28 noong 2018, dalawa pong basically ang category or yung classification ng wage rate po dito. Una ay para sa non-agriculture at pangalawa sa agriculture. Doon po sa non-agriculture, ang range po ng minimum wage rate sa Region 4A ay magsisimula po sa 317 hanggang 400 pesos. Kung ikaw naman po ay nagtatrabaho sa mga establishment o mga negosyo na maituturing na agricultural, yan man po ay isang plantasyon o hindi, ang wage range naman po ay nagsisimula sa 303 pesos hanggang 307 pesos. Meron po ulit ditong nagtanong, si Miss Joy Mendoza. Ang sabi po ni Miss Joy Mendoza, actually this is parang hindi na nga po ito tanong eh. Ang sabi po niya, almost 18 years ang asawa ko sa kumpanya na pinagtatrabahuhan niya. Isa siyang die cutter operator. Tama po ba na ang sahod niya ay 537 per day? Now, malalaman po natin na ang sahod niya ay angkop doon po sa itinakdang minimum wage rate. Kung ito po ay nakapaloob doon po sa umiiral na rates doon po sa concerned region. Katulad po nito, kung ang asawa po ni Miss Joy Mendoza ay nagtatrabaho sa National Capital Region at siya po ay nagtatrabaho sa isang establishment o negosyo na maituturing pong non-agriculture, ang pinakababa pong sahod na dapat pong matanggap ng mga manggagawa sa rehiyon na ito sa National Capital Region ay 537.
So tama naman po yung ibinigay po niyang amount ng kanyang sahod, 537. I assume na ito pong asawa ni Miss Joy ay nagtatrabaho po dito po sa National Capital Region. Subalit, kung siya po ay nagtatrabaho sa iba pa mang rehiyon ng Pilipinas, yung 537 pesos ay mataas na po yun dun sa mga umiiral na minimum wage rate dun sa mga rehiyon, sa iba pang rehiyon dito po sa Pilipinas. Meron po ditong isa. Ako po ay nagtatrabaho ng mahigit ding 18 years. Ang sahod ko po ay 11,000 per month. So tama kaya ang sahod niya? Actually, meron po siyang tanong eh. Tama kaya ang sahod niya na 11,000 pesos? Ito ba ay naayon sa minimum wage rate? Malalaman lang po natin ito kung malalaman din po natin kung saan rehiyon po siya nagtatrabaho. Kung siya po ay nagtatrabaho dito sa National Capital Region at siya po ay monthly paid o siya po ay o kaya sabihin na lang po natin semi-monthly paid, nagtatrabaho po siya ng 26 days a month. At ang minimum wage rate po dito sa National Capital Region, kung ikaw ay nasa kumpanya na maituturing na non-agricultural, dapat po ang daily wage rate po ay 537. Kung ikaw po ay nagtatrabaho ng 26 days, mababa po ang 11,000 per month. So balit, kung ikaw naman po ay nagtatrabaho dun po sa ibang rehiyon na mas mababa po yung rate, i-multiply nyo po yan ng sabihin na lang po natin 22 o kaya 26. Sa tingin ko yung 11,000 per month ay sapat lamang o kaya mataas pa dun po sa itinatakda pong sahod ng mga manggagawa dun po sa rehiyon na yun. Alam nyo po ang pinakamababa pong wage rate base po sa mga umiiral na wage rate dito po sa ating bansa ay nasa Region 1. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po ay sa halagang 882 pesos. So marami po dito mga katanungan sa minimum wage rate. Sana po ito pong schedule or ito pong pinapakita ko po sa inyo, ito po ay summary of current regional daily minimum wage rate. Ito po ay as of March 2021. So napaka-update. Ito po ay updated. Kung kayo po ay may mga katanungan patungkol po sa tamang rate ng inyong sahod, huwag po kayong mag-aatubili na bisitahin ang website po ng National Wages and Productivity Commission o kaya man i-Google nyo lang po ano ba ang umiiral na wage rate sa aming rehiyon at makikita nyo po ito. Pero kung gusto nyo naman po, picturean nyo po ngayon itong mga wage rate na ito, pero kasama po dyan sa picture nyo yung mukha ko. So baka maging bonus nyo na lang po yan. Pero mas maigi po na i-Google nyo po sa para yung buong-buo, yung kompleto pong listahan ng mga minimum wage rate dito po sa Pilipinas. Now, magtatanong po kayo, kung ang isang kumpanya ay hindi sumusunod sa minimum wage rate, ano ang pwedeng gawin ng isang manggagawa? Ano ang dapat gawin ng kagawaran, ng aming kagawaran, ng Department of Labor and Employment? Kayo po bilang manggagawa, pwede po kayong magsumbong. Sumbong nyo po anong kumpanya at kung nasaan itong kumpanyang ito. Pwede po kayong tumawag sa aming hotline. Meron po kaming 1349 o pwede nyo na rin pong gamitin yung 1348. Pwede rin po kayong mag-email. Pwede rin po kayong sumulat mismo sa aming kalihim. At ito po ay aming tutugunan sa pamamagitan ng pagkakaroon po ng inspeksyon. Now, sa pagkakaroon po ng inspeksyon, ito po ay isa pong enforcement mechanism kung saan nagpapadala po kami ang Department of Labor and Employment sa pamamagitan ng mga regional office, offices po namin. Pinapadala po namin yung mga inspektor sa mga pagawaan para tingnan tama ba ang pasahod ng mga manggagawa sa kanilang mga kumpanya. So hopefully ay nasagot po yung mga katanungan ninyo patungkol po sa minimum wage rate. Ang dami po nito tanong sa minimum wage. So, uulit-ulitin ko po ito every program or every episode nang sa ganun ay ma-familiarize po tayo.
So at this point, tingnan po muna natin yung iba pang mga katanungan. Meron po dito ulit yung mga government mandated benefits. Ang dami po ulit nito. Uulitin po namin, kung kayo po ay magtatanong patungkol po dun sa hindi paghuhulog o hindi po kayo covered ng SSS, Filipino ng Pag-ibig, nakikiusap po ako, sana po ay isama nyo na rin yung pangalan ng inyong kumpanya. O kung hindi po kayo komportable na isama yung pangalan ng inyong kumpanya, kasama na rin po yung address sa inyong mga katanungan, baka meron naman po dyang private message para po hindi rin po kayo ma-expose unduly doon po sa inyong mga employer. Pero uulitin po namin, lahat po ng manggagawa, regular man o hindi, contractual man o hindi, probationary o hindi, lahat po ng manggagawa sa pribadong sektor, ganun na din po sa public sector, covered po sila ng tinatawag po nating yung SSS o PhilHealth o GSIS at Pag-ibig. Minamandatuhan po ng mga ahensyang ito ang lahat po ng employer na i-cover yung kanilang manggagawa at ikaltas sa kanilang mga sahod ang mga corresponding contribution, at pagkatapos pong ikaltas ay i-remit sa SSS, PhilHealth and Pag-ibig. Kapag hindi po ito nagawa ng isang employer, ito po ay isang paglabag. So uulitin po namin, sa lahat po ng nagtanong na ating mga kababayan patungkol po sa SSS, PhilHealth and Pag-ibig, naway ibigay nyo rin po sa amin yung impormasyon ng inyong mga kumpanya at kung nasaan po sila. So dito po umiikot yung karamihan sa mga tanong sa ating mga nakaraang episode. Ipagpaumanhin nyo po na hindi po natin isa-isang masasagot ito, sapagkat magkakahalos magkakaparehas naman po. At kung sasagutin po natin kada tanong na magkakaparehas naman, ay maiiwanan po natin ang ibang mga katanungan sa iba pang mga topics. So at this point in time, from SSS, PhilHealth and Pag-ibig, dumako po tayo dun sa mga iba pang isyung kinakaharap ng ating mga manggagawa. Pero ito po, gusto ko pong i-take ang opportunity ito na sana may mga employer din na magtanong. Sapagkat unang-una, ang programa pong ito ay para sa lahat. Para sa lahat na may mga katanungan patungkol po sa batas paggawa. Ikaw man ay manggagawa o namumuhunan. Bago po natin puntahan yung ibang mga issue, isang paalala po muna ulit sa ating Employees Compensation Commission. Tamang pagbuhat. Iwasan ang aksidente sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Ano ba ang tamang paraan ng pagbuhat? Planuhin ang kilos at siguruhing walang sagabal sa dadaanan. Lumapit, hawakan ng mahigpit ang bubuhatin at gamitin ang lakas ng binti sa pagbuhat. Buhatin ang dahan-dahan at siguruhing diretso ang likod. Siguruhing malapit sa katawan ang binubuhat. Pag mabigat, pagtulungan o gumamit ng handling equipment, tandaan sa tamang pagbuhat. Planuhin ang kilos, gamitin ang lakas ng binti sa pagbuhat, siguruhing diretso ang likod, ilapit sa katawan ang binubuhat, pagmabigat, pagtulungan o gumamit ng handling equipment. Isang paalala mula sa OSHC. Maraming salamat. Pagtatama lang po, hindi po pala ECC yung isa nating paalala o video. Ito po pala ay patungkol po sa Occupational Safety and Health Standard na sa ilalim naman po ng Occupational Safety and Health Center. Mukhang napapansin ko, nakakarami na ang center sa patalasas sa ating programa. Nakakaisa pa lang ang ECC. Imbitahan natin yung iba nating mga kasamahan sa kasamahang bureau o kaya ahensya sa ating kagawaran, na kung meron po silang mga video na kailangan pong i-promote, bukas po ang ating programa. So balik na po tayo dun sa ating mga katanungan. Ito po, marami pong mga katanungan patungkol din sa termination of employment o kaya naman forced resignation o kaya yung pagbabayad ng separation pay.
Napakarami po nito. O i-discuss po natin ito topical sapagkat by discussing this issue or this topic in this wise, sa ganitong paraan, ay mas magigiyahan po kayo o mas marami po tayo mga katanungang masasagot na galing po sa ating mga kababayang Manggagawa. Tulad po ng tanong, actually humihingi po siya ng tulong. Ito po ay si Ginoong Ismael, Hossein Ismael. Taga saan kaya siya? Sana nanonood po siya ngayon. Ang sabi po niya, "Sir, tulungan niyo po ako. Tinanggal po ako sa trabaho nang walang dahilan noong January 7, 2021." So, nitong nakaraang ngayong taon noong Enero 7, tinanggal daw po siya. Actually, with this request for assistance, hindi pa po tayo makakapagbigay ng mas konkretong sagot sa kanya. So balit, given this, gusto ko, and given the many questions, mas napakaraming tanong patungkol po sa tanggalan ng empleyado. Ano ba ang prosesong kailangang pagdaanan kung ang isang empleyado ay tatanggalin? I-discuss po natin yung mga requirements na minamandato po ng batas. Nung nakarang episode, nasambit ko na po na, o na-mention ko na, ng isang manggagawa ay meron po siyang karapatan o meron po siyang right to security of tenure. Actually, itong karapatan na to ay hindi lamang nakapaloob sa Labor Code of the Philippines. Ito po ay ginagarantiyahan ng ating saligang batas, ang Constitution, na ang manggagawa ay hindi siya pwedeng tanggalin unless ito ay sa tamang paraan at sa tamang kadahilan. So ulitin ko po, ang mga manggagawa, manggagawa man siya sa pribado o sa pampublikong sektor, hindi po siya pwedeng tanggalin unless ito ay dumaan sa due process. At ang due process po ay substantive or procedural due process. Ang tinatawag po nating procedural due process, ito po yung paraan. Tama ba ang paraan ng pagtatanggal ng isang empleyado? Ang substantive due process, ito naman po yung tinatawag po nating may dahilan ba ang pagtanggal ng isang empleyado. Sa ating pong Labor Code of the Philippines, ang isang employer in the exercise of its management prerogative ay pwede niya pong tanggalin ang isang empleyado sa mga sumusunod na kadahilanan, either by reason of authorized cause or by reason of just causes. Ano po yung mga authorized causes? Ito po yung pagtatanggal kung saan ang isang kumpanya ay nag-implement po ng redundancy program. Ibig pong sabihin, may mga position po na parang sobra na sa pangangailangan ng negosyo. May mga kumpanya din po na nagtatanggal ng empleyado dahil po nag-install po siya ng labor saving devices. Meron din ito po yung mga makina o kaya mga gadget na ini-install po o equipment na ini-install na dati ang ginagawa ng mga by hand labor, ngayon po ay nagbumili po sila ng mga makina at ito po ay isang pamaraan, ito po ay tinatawag na installation of labor saving devices. Ang mga kumpanya po ay pwede rin pong magtanggal by reason of retrenchment kung siya po ay malulugi. O kaya kung ako ang may-ari, pwede nga pong magtanggal lang ako ng walang rason. Ito po yung closure. Wala po kasi sa batas na nagpipig o kaya ang batas po hindi po wala pong batas na magi-enjoin o magpupwersa sa mga individual o sa mamamayan na magnegosyo. So in the same parity of reason, wala din pong batas na magpupwersa sa isang kumpanya to stay in business. Kaya po meron po tayong tinatawag na isang authorized cause na closure. Ang isang negosyo po ay pwedeng magsara. Pero ito po ay hindi pwedeng gawin basta-basta. Una, uulitin ko po, dapat po ang pagtanggal ng empleyado ay may rason o dahilan o kaya at kaya naaayon sa tamang paraan. Kung ang isang empleyado po ay tatanggalin sa pamamagitan ng mga tinatawag po nating authorized causes, kailangan po na ma-notify yung empleyado 30 days in advance o 30 days prior to the effectivity of the termination. Hindi lang po yung mga empleyado, ang Department of Labor and Employment po, kailangan din po na ma-notify. Hindi lang po yun yung requirement. Hindi lang po yung requirement na ma-notify yung manggagawa,
at yung Department of Labor and Employment. Kailangan po magbayad din po ng tinatawag nating separation pay yung mga employer na magsasara o magtatanggal dahil po sa installation of labor saving devices, redundancy, retrenchment, closure, o kaya man nagkasakit yung isang empleyado na na-considered ng incurable. Yun po yung pagtatanggal sa kadahilan ng nakabase sa authorized causes. Ang mga employer din po may also terminate the services of an employee by reason of just causes. Ano po itong mga just causes na ito? Typically or usually, ito po yung mga causes na kasalanan o kapabayaan ng isang empleyado. Tulad po ng misconduct, tulad po ng loss of trust and confidence, tulad po ng habitual neglect of duty, insubordination o kaya nakagawa ng isang kasalanan o kaya ng isang krimen ang isang empleyado laban sa kanyang employer o dun sa representative ng kanyang employer. Sa mga ganito pong pagkakataon, ang isang empleyado po ay pwedeng matanggal. Pero ito po ay kailangan din pong dumaan sa tamang paraan. Ano po ang tamang paraan at the minimum? Meron po tayong tinatawag na twin notice rule. Ang twin notice rule po, ito po yung requirement ng ating jurisprudence as well as ng umiiral po nating rules and regulations na kailangan i-notify mo muna yung first notice, bigyan mo muna ng notice o memo yung inyong yung isang empleyado kung saan nakapaloob po dun sa notice na yun, ano ba ang kanyang mga nagawang kasalanan? May nagawa po ba siya o may hindi po siya nagawa? At nandun din po sa notice na yun na binibigyan yung concerned employee ng pagkakataon pong makapag-depensa, makadepensa o ma-explain yung kanyang panig. Ito po yung tinatawag po nating opportunity to be heard. Yung second notice po, basically ito po yung desisyon ng kumpanya. Dito po nakapaloob kung ang isang employer ay magtatanggal ng isang empleyado sa pamamagitan ng just causes. So ito pong kung ang empleyado po ay hindi po satisfied doon po sa pagtatanggal po sa kanya, mayroon po siyang mga rekurso. At ang unang rekurso po niya ay magpatulong o pumunta sa ahensya po ng aming sa ahensya po ng pamahalaan, particularly sa National Labor Relations Commission o kaya ang ating mga labor arbiters, pero pwede rin po siyang pumunta sa anumang opisina po ng Department of Labor and Employment. So yung po yung mga requirements patungkol po sa pagtatanggal. Balikan po natin yung inihingi pong tulong ni Mr. Ismael. Tinanggal daw po siya noong January 7, 2021. So ano po kaya? Sabi po kasi niya, wala man lang dahilan. So I would assume na basta na lang siya hindi pinapasok. At kung ganito po ang nangyari, ito po ay maituturing po talaga nating illegal dismissal. Kapag meron pong illegal dismissal, ang rekurso po ng isang empleyado ay magsampa po ng nararapat pong reklamo. So kung ikaw, Mr. Ismael, ay nakikinig po ngayon, unfortunately, wala po siya kasi ditong numero na pwede po nating matawagan. Sana po ay makontak niyo po kami ulit o ipagbigay alam niyo po sa amin ang inyong contact number para naman po ay matulungan po namin kayo sa inyong kinakaharap pong problema. Ano pa naman po ngayon, pandemya, medyo mahirap po maghanap ng trabaho kasi marami pong nagsasara. Well, ngayon po ay naka-GCQ po tayo sa National Capital Region, kasama na rin yung iba pang mga probinsya. Bilang paalala na rin, kasi ang importante po talaga sa ating mga kababayan na patuloy po nating sundin ang minimum health protocols. Patuloy po tayo magsuot ng face mask at face shield. Patuloy po tayong mag-observe ng physical distancing. Patuloy po tayong palagi ang maglinis o mag-disinfect ng ating mga pinagtatrabaho. Nang sa ganun ay huwag na po masyadong kumalat at tumaas pa po ang kaso po ng COVID sa ating bansa. Para po makabalik po tayo dun sa ating mga nakasanayang trabaho, kailangan po muna nating siguraduhin ng lahat ng paggawaan at ang kanyang mga manggagawa ay ligtas. So yun po ang aking mga kasagutan sa mga katanungan nyo patungkol po sa termination of employment. O ulitin ko po,
ang isang manggagawa. Sa lahat po ng nagtanong patungkol po sa tanggalan, ang isang manggagawa ay may karapatan sa kasiguraduhan sa trabaho. Ito po yung tinatawag nating security of tenure. So balit, pwede rin po siyang matanggal sa pamamagitan ng tamang dahilan o kaya rason at sa pamamagitan din po ng tamang paraan. Meron po tayong mga umiiral na batas patungkol po dito. Sana po ay nakapagbigay kami ng konting linaw sa inyong mga idinulog na katanungan. Meron pa po dito yung last pay. Ang dami po nito. Bakit kaya yung last pay? Nakapaloob po sa aming labor advisory. Dapat in 30 days, maibayad na o mabigay na yung last pay ng isang manggagawa. Unfortunately, several questions actually concern the non-payment of last pay. Well, ano po ba yung last pay? Ito po yung huling nyo pong, ito po yung amount na nararapat pong ibigay po sa inyo kung kayo po ay either nag-resign, kung kayo po ay natanggal sa trabaho. Ito po, dapat po ibinibigay po ito ng employer within 30 days from the effectivity of the severance of employment. Actually, ang binibigyan na nga po ng mahaba-habang panahon ang mga manggagawa employer na i-prepare yung kanyang last pay. Sapagkat kung ikaw ay magre-resign, 30 days, dapat i-notify mo ang inyong employer. So ulitin ko po, dun po sa mga nagnanais na mag-resign, kailangan po i-notify nyo ang inyong mga employer 30 days before the effective date of your resignation. Otherwise, pwede po kasi kayong ma-expose sa damages. Now, kung ang employer naman ay magtatanggal, di ba kanina sinabi ko, kailangan i-notify siya 30 days in advance. Di ba? Yun po, prior to the effective date of termination by reason of authorized cause, kailangan pong i-notify yung empleyado. Now, kung iyan naman po ay tatanggalin sa pamamagitan ng just causes, meron din po siyang mas mahaba-habang panahon na i-prepare yung last pay ng ating mga manggagawang either magre-resign o kaya ay matatanggal sa trabaho. Gusto ko po sanang tawagan, may isa, try po natin na tawagan yung isa po nating kababayan. Ito po ay 4 na buwan na daw po siyang wala sa trabaho. So ngayon ay Marso, Pebrero, Enero, Disyembre o malamang Nobyembre. Nung November siya po malamang ay either nag-resign o kaya ay natanggal po sa trabaho. I-try po natin siyang i-contact kasi gusto ko po talaga silang makausap. Wala po kasi dito yung pangalan ng kanilang kumpanya. Gusto po nating malaman kung ano na po yung status ng kanyang claim sa pagbabayad ng kanyang separation, rather last pay. Tatry po nating tawagan ito si Mr. Domingo. Mr. Domingo Cadasio. Sana ay sagutin po ni Mr. Domingo Cadasio yung aking tanong para matanong po natin din siya ano na ba yung status ng kanyang claim. Hello, sir, Mr. Domingo. Hello. Sir, kayo po ay nag-post po dun sa aming Facebook account. Nagtatanong po kayo tungkol dun sa last pay nyo na 4 na buwan na ay hindi pa rin nababayaran. Tama ho ba yun? Hello, sir. Hello po. Tama ho ba yun na 4 na buwan na ay hindi pa rin nababayaran yung last pay nyo dun sa dati yung employer na pinapagtrabahuan? Ano po yun? Regarding po saan? Regarding po, sir, dun sa pinagtrabaho. Kayo po ba si Mr. Domingo Cadasio? Opo. Opo. Sir, kayo po ba ay may dating pinagtrabahuang kumpanya at hanggang ngayon ay hindi pa rin nababayaran yung last pay nyo? Hello, sir. Yung pinail ko na case sa labor. Ah, so may nakafile na pala kayong case sa labor. Saan po ba kayo nagfile? Para ma-follow up ko na din po. Saan po medyo, sir? Sir, ito po ay ano po kayo, live po kayo. Naalala nyo po ba nag-post kayo ng tanong doon po sa Facebook Live ng Department of Labor and Employment sa programang Sagot Ka Ng DOLE? Naalala nyo po? Ayaw po. Oo, tinatawagan po namin kayo. Kaya ito po yung pagkakataon po namin na matanong po kayo eh.
Salamat po, sir. Oh, maraming salamat din po. Sir, ano po, nasabi niyo po kanina may nakapending na po kayong kaso sa Department of Labor and Employment. Tama ho ba yun? Opo, sir. Sa NLRC po, sa Calamba City. Ah, sa NLRC Calamba City. So, ganito po, since may na-file na po kayong kaso, maigi po yun, na-file nyo na po yung kaso. Ang hihingi na lang po namin sa inyo ay yung kung may status, ano na po ba yung status ng kasong ito. Pero off-air na lang po tayo. A-advisean po namin kayo kung ano yung mga prosesong kailangan pagdaanan doon po sa kasong ito. Okay po ba? Ano po yun, sir? May decision na po ng arbiter yun, sir. So may decision na ng labor arbiter. Mayroon ho ba kayong abogado? Yung sa Calamba. Okay, so ganito po. Pagkatapos po ng call na ito, tatawag po ulit kami sa inyo. Alam ko po may abogado po kayong PAW. Gusto po naming malaman kung ano yung status ng inyong kaso. Kailan niyo po ba i-final yung kaso niyo? Ano po yan, 2016 pa. Ah, 2016 pa. Ang tagal. Pero nakalagay po dito sa tanong niyo ay 4 na buwan na kayong walang trabaho. So wala pa rin kayong yung last pay, wala pa rin. Ayun po itong latest po yung pinagtrabahuhan ko dito naman sa saan po? Ang problema ko diyan, ibang agency na ho yan. Ah, okay, sige po. So kukunin na lang po namin yung agency ito po kasi yung ipinost nyo. Pagkatapos po nito, may tatawag po sa inyo. Kung hindi po kasi kayo komportable na i-disclose yung pangalan ng inyong employer, naiintindihan po namin yon. Ganyan na din po yung address. Kaya off-air na lang po para po ay kami na po mismo ang magka-follow up dun po sa pinagtrabahoan yung kumpanya na hanggang ngayon hindi nyo pa nakukuha yung last pay nyo. Okay lang po ba yon? Opo, sir. Okay. O sige po, mas maigi po yon. Mas marami sila. Susuyurin natin po sila. Ay, mabuti po, sir. Maraming salamat po, sir. Okay, sige po. Maraming salamat din po sa pagkuha po ng tawag po namin. Maraming salamat. Salamat po, sir. Salamat. Okay, salamat din po. So, yun po. Si Ginoong Kadasyo, tinawagan po natin. So, may kaso na pala siya sa NLRC. Pero ibang kumpanya po ata yun. Yung itinanong niya sa amin ay itong bago niya lang na kumpanyang pinagtrabahuhan. So, Mr. Domingo Kadasyo, pagkatapos po nitong programang ito ay tatawagan po namin kayo. Now, tingnan po muna natin. Baka may mga katanungan po tayo. Siguro nasa Facebook Live po, marami pong tanong. Si Pendon, anong tanong ni Pendon? Ito po. Paano po kapag ang employer ay gusto akong i-assign sa malayong lugar, pero hindi po ako pumayag dahil nga po sa pandemic? Pinapapili po ako ng HR kung malayo po ako o mag-resign po ako. Tapos, pinasulat po ako ng resignation letter agad-agad, mismo sa harap niya, ano po ang dapat gawin? Well, ito po yung isang usapin sa tinatawag nating resignation. Ang resignation po, dapat po ito ay voluntary. Ibig pong sabihin voluntary, dapat ito ay taos sa puso o decision po talaga ito ng isang empleyado. Kapag ito po ay puwersa, ninuman, lalong-lalo ng kanyang employer, kayo po ay puwersang mag-resign. Ito po ay, this will constitute forced resignation na pwede rin pong, na itinuturing din po sa batas na constructive dismissal. So parang tinatanggal na rin po kayo. Pero yung iba pa pong, dun pong ibang aspeto ng inyong katanungan ay yung pagta-transfer po sa inyo sa malayong lugar. Alam niyo po yung the right to transfer is actually a management prerogative. Prerogative po kasi ng management yung kung paano patatakbuhin yung kanyang negosyo at paano po i-assign yung kanyang mga empleyado. Kasama na po dito yung pagbibigay ng mga assignments o kaya paglipat po sa ibang location. Pero ito po is not without regulation. Ito po ay hindi po ito absolute. Kasi mayroon po tayong tinatawag na kapag ang karapatan po sa paglipat ng mga empleyado ay sumobra na o parang napaka-arbitrary. O kaya ito po ay naglalagay sa isang empleyado na napaka-inconvenient na po niya. I don't know, hindi ko po ma-quantify kanina yung malayo kasi this requires factual findings. Ang malayo po sa isang, relative po kasi yung description na malayo.
Pero basically po yung paglipat ng mga manggagawa from one unit o one department o one place of work to another place of work. Ito po ay subject to management prerogative, yung transfer. Pero hindi po ito absolute. Ibig pong sabihin yan, meron po dapat pa rin mga sunding, mga umiiral pong jurisprudence o regulasyon patungkol po sa paglilipat ng mga manggagawa. Now, kung sa mga jurisprudence pong nailabas ng ating Supreme Court, ng Korte Suprema, kung ang transfer po ay napaka-arbitrary o whimsical, ito po ay maituturing na constructive dismissal. Kung ito po ay constructive dismissal, meron po kayong karapatan na ito po ay questioning. So sana po ay nasagot ko po yung tanong po ni Sir sa Facebook comment na sa aming Facebook account. Meron po ulit dito si Miss Robles. Tanong ko lang po kung tama po ba ang suspension na walang binigay na date? Kung kailan ulit magre-report? Kung kailan ang resume niya mag-report? Well, ito po yan. Sa Labor Code of the Philippines, meron po tayong tinatawag na temporary or bona fide temporary suspension of business operation. So yung mga kumpanya po ay pwede pong mag-suspend ng kanyang operation temporary. Pero ito po ay sa loob lamang ng 6 na buwan. Dito po sa loob ng 6 na buwan na to, ibig sabihin yung kanyang mga empleyado, yung employment status ng kanyang empleyado since wala pong trabaho, ay suspended din. So ang isang empleyado po na empleyado po siya ng isang kumpanya implementing a bona fide temporary suspension of business operation, yung kanyang employment ay suspended din. Now, ito po ay sa haba ng 6 months. Dapat po 6 months matapos na po ito. Kung hindi po ito kung hindi po makakabalik ang isang empleyado sa loob po ng 6 na buwan, siya po ay maituturing ng constructively dismissed. Ibig pong sabihin na parang tinanggal na rin po siya at dahil po doon sa umiiral po nating batas at jurisprudence, siya po ay kailangan bigyan po ng separation pay. Now, nung nakaraang taon, dahil na nga rin po sa pandemya, naglabas din po kami ng isang department order kung saan rinerecognize po namin yung mga manggagawa at mga employer na magkasundo na kung pwede ba since sa panahon ng pandemya o kaya magkaroon po tayo ng gyera, pwede ba nilang i-extend yung temporary, bona fide temporary suspension of business operation resulting to suspension of employment relation? Pwede po. Pero dapat mag-agree po sila. Kung wala pong agreement, as if wala pong extension. Ang extension pong pinapahintulutan ng department order na inilabas po namin ng nakaraang taon ay 6 na buwan. So dapat po, o ulitin ko po, rule of the thumb, pwede pong mag-float ng 6 months. Kung hindi po siya makakabalik, siya po ay considered ng dismiss. Kailangan po magbayad ng separation pay. So balit sa pamamagitan po ng department order, para na rin po ma-promote o ma-preserve rather yung ating trabaho, pwede pong i-extend yung temporary suspension of business operation that will result in temporary or suspended employment. Pero ito po ay sa loob din po ng 6 na buwan, sa hindi po lalampas sa 6 na buwan. Ito po dapat ay pagkasunduan. Ito po dapat ay pagkasunduan ng isang empleyado o ng kanyang employer. So sana po ay nakapagbigay linaw po tayo sa katanungan ng ating kababayan patungkol po dun sa pagre-resume ng kanyang trabaho. Now, mayroon pa rin po ditong tanong. Oh, ito si Mr. Gultiano. Isa po akong kasambahay dito sa Antipolo. Ako lamang po mag-isa. Tama po ba ang sahod ko na 7,000 isang buwan? Wala pong day off? Well, unang-una, yung walang day off, dapat meron kayong day off. Meron po tayong batas kasambahay po ngayon na itinatakda na ang lahat po ng kasambahay kailangan pong bigyan ng day off. So ito po ay oras o araw na mabigyan po kayo ng panahon na makapagpahinga. Ito po ay liban pa po dun sa rest period. So magkaiba po yung rest period dun po sa day off. Yung day off po usually ito po yung rest day. So ito po yung araw na hindi ka required na magtrabaho o kaya
makalabas ka rin o para ma-serve mo rin yung pangangailangan, yung personal na pangangailangan. Pero yung tanong nyo pong 7,000 per month, yung kanyang sahod, ang pagkakaalam ko po, ito po ay mataas na doon po sa itinatakda o sobra pa doon sa itinatakdang minimum wage rate ng mga kasambahay doon po sa inyong lugar, yan po sa Antipolo City. So ulitin ko po, ang dalawa po yung katanungan niya, una yung sa sahod na 7,000 per month, tama ba ito sa itinakdang minimum wage para sa ating mga kasambahay? Tama po, sa tingin ko po, sobra po nga ito. Pangalawa po, yung walang day off. Ito po ay ipinagbabawal. Dapat po may day off po ang ating mga kababayang kasambahay. So kasambahay, kailangan po muna natin sigurong linisin ang ating mga papel po dito habang nililinis po natin. Magbigay po o kunin po, kumuha po muna tayo ng isa pang paalala. Saan ba to? Paalala ba to ng OSH o ng ECC? Meron pa ba tayong mga paalala? So paalala po muna ulit sa Employees Compensation Commission. Nagkasakit o naaksidente ka sa work? Oh no! Buti na lang, andyan ang ECC. Ang ECC o Employees Compensation Commission ay ang government agency na nagpapatupad ng ECP o Employees Compensation Program. Ito ay karagdagang benefits in case ikaw ay magkasakit o maaksidente dahil sa work. Pero kahit may ECC, laging tatandaan na safety should still be your top priority. Kailan nga ba maaaring mag-file at mag-claim ng ECP benefits? Number 1, kung ikaw ay naaksidente sa workplace. Number 2, kung ikaw ay naaksidente habang nagtatrabaho. Number 3, kung ikaw ay naaksidente kahit wala ka sa workplace dahil sa utos ng boss mo. Number 4, kung ikaw ay naaksidente papunta o pauwi galing trabaho. Pwede ka mag-claim ng ECP benefits kung walang diversion sa ruta mo papunta o pauwi. Dapat ay bahay-work o work-bahay lang. Number 5, pwede ka rin mag-claim ng ECP benefits kung ikaw ay naaksidente habang sakay ng company vehicle. Number 6, counted pa rin kung ikaw ay naaksidente sa activities ng company. Halimbawa, sa mga company team building at sports fest. At last but not the least, kung ikaw ay nakaranas ng assault habang ginagampanan mo ang trabaho mo. Kapag ikaw naman ay nagkasakit dahil sa trabaho, pwede kang mag-claim ng ECP benefits kung ang conditions of compensability ay nasatisfied mo base sa listahan ng occupational and work-related diseases. Pag ang sakit mo ay di kasama sa listahan, pwede pa rin ito maging compensable sa ilalim ng tinatawag natin na increased risk theory. Una, kung ang working conditions ay may health risk na nagiging sanhi ng sakit. Pangalawa, kung ang sakit ay nakuha mo dahil exposed ka sa mga health risks na ito. At pangatlo, kung nagkasakit ka kahit na sinusunod mo naman ang safety measures and precaution ng kumpanya. Samantala, meron naman tayong tinatawag na accepting circumstance o yung mga pagkakataon na hindi ka pwedeng mag-claim ng easy benefits. Kung ikaw ay lasing o langgo sa alak o drugs habang nagtatrabaho at naaksidente ka, no, no, no yan! Hindi ka rin pwede mag-claim ng ECP kung ikaw ay nagpabaya o notoriously negligent ka kaya ka naaksidente o nagkasakit. Halimbawa ay ang hindi pagsunod sa safety precautions ng kumpanya o hindi pagsuot ng protective gear. Hindi rin valid ang claim kung sinasadya mong saktan ang sarili mo o ang iba na naging sanhi ng aksidente o sakit. Bad yun! Laging tandaan na safety should always be your first priority kahit saan, kahit kailan, kahit sa trabaho. Kapag aksidente di maiwasan, don't worry! Andyan ang ECC to help you! For more information, pumunta lang sa pinakamalapit na ECC office sa inyong lugar. Remember, kahit may ECC, lagi ka pa rin mag-ingat ha! So yun po, napanood po ulit natin yung isang patalastas mula po sa Employees Compensation Commission. Sabi po doon ay, safety is a priority sa lahat ng oras at sa anumang lugar. So lagi po tayong mag-iingat, lalong-lalo na yung panahon po ng pandemya. Marami po sa ating mga kababayan ang tinamaan ng virus at ang iba po sa kanila sa kasamaang palad ay nauna po sa atin o nasawi. So ipagdasal po natin sila. Pero patuloy po tayong magdasal na sana po ay mas lalo po tayong ligtas sa ating pagtatrabaho. So balik po tayo sa ating mga katanungan.
mula po sa ating Facebook account. Meron po dito si Mr. Balikante. Ang tanong niya, ito Inglesero pa eh, baka hindi ko ito masagot eh. Mayroon po ditong tanong, can employer push its employee to work on site despite the pandemic? So, ang essence po nitong tanong na to ay maaari bang puwersahin yung isang empleyado na mag-work on site kahit po ang pandemya? Masasagot ko po ito sa pamamagitan po ng pag-share po sa inyo na nung mga nakaraang taon, kung hindi po ako nagkakamali, 2017, bago pa lang naman po, naipasa po ng Kongreso at ng Senado at pinirmahan po ng Pangulo yung tinatawag po nating Occupational Safety and Health Standard. Ito po yung OSHLAW in short. So ito pong batas na to, meron po ditong isang provision kung saan binibigyan po ng karapatan ang isang manggagawa to refuse unsafe work. Ay, ibig pong sabihin, ang isang manggagawa ay may karapatang tumanggi doon po sa pero ito po ay hindi absolute. Binibigyan po siyang tumanggi na huwag mag-report o magtrabaho kapag meron pong unsafe work. So kailan po ito, kailan po nagkakaroon po ng unsafe work? Magkakaroon po ng isang tinatawag po nating unsafe work kung saan pwede nang tumanggi na mag-report ang isang manggagawa ay kapag may imminent danger. Ano po yung imminent danger? Ito po yung mga circumstances o mga situation kung saan pwedeng magresulta sa pagkakasakit o pagkaka-injured o kaya pagkamatay. Pero ito po ay isang sitwasyon. Bilang isang sitwasyon or circumstances, pwede po itong ma-abate o ibig sabihin, pwede po itong maagapan o kaya maalis o kaya maiwasan. So, ang isa sa mga pag-iiwas po dyan ay dapat magkaroon po ng corrective measures. Ang ating mga employer, mag-institute po siya ng corrective measure o kaya remedial measures. O kaya mag-institute po siya ng mga tinatawag po nating engineering measures para po maiwasan natin yung mga sitwasyon na pwedeng magdulot po ng imminent danger. Kung ako po ang inyong tatanungin, ang pandemya ba ay isang imminent danger? Ang presence ba ng virus itself is an imminent danger? Sa tingin ko po, hindi po ito, per se, hindi po ito magkoconstitute ng imminent danger. Ito po ay magkoconstitute lamang ng tinatawag nating imminent danger kung ang mga paggawaan ay hindi sumusunod sa itinatakda pong minimum health protocols. Sapagkat kung hindi po sila palagi ang maglilinis, kung hindi po nila i-require yung pagsusuot po ng face mask o face shield, kung hindi po nila i-require yung physical o social distancing, talaga namang may imminent danger. So qualified po ang answer ko po dun sa katanungan ng ating kababayan. Kung pwede bang pwersahin, ito po ay nakabatay dun po sa karapatan din ng isang manggagawa na i-refuse yung pagtatrabaho sa isang hindi ligtas na paggawaan. Kailan po hindi magiging ligtas? Kung meron pong existence ng imminent danger. Pero yung existence po ng imminent danger, pwede po itong maiwasan o pwede po itong magawan ng paraan. Sa panahon po ng pandemya, kailangan po nating mag-ingat. Kailangan po nating patuloy na magsuot ng face shield at face mask. Kailangan po nating patuloy na umiwas sa matataong lugar. Kailangan po nating patuloy na maghugas, palagi ang maghugas ng ating mga kamay. At mag-observe po tayo ng social distancing. Parang dapat po may self-restraint din po tayo sa ating mga sarili upang nang sa ganun ay hindi po tayo makahawa o hindi rin po tayo makahawa. So tayo po ay dumating naman sa panahong kailangan ng tapusin ang ating programa. Pero bago po natin gawin po iyon, gusto ko po sanang tawagan. Ito may gusto akong tawagan eh. Pwede bang umirit pa ako isa? Gusto ko pong tawagan yung isang nating kababayan tungkol ito sa forced resignation eh. Tatawagan po natin siya. Isang hirit na lang. Feeling ko kasi may kasalanan ako kapag hindi ko po siya nasagot ngayong araw na to. Sapagkat nung last week pa po yung kanyang katanungan, naiwan po natin ito eh. Ito po ay si Miss... I don't know kung ito ay lalaki o kaya babae, pero sounding
foreign yung kanyang ano, yung kanyang apelyido. Tingnan po natin kung sasagot. Ito ay si Mr. Son Yon Dimps. Pero Tagalog eh. Sana sumagot si Mr. o si Miss. Ang tanong po niya ay patungkol sa forced resignation. Oh, hindi niya sinasagot. I-try ko po ulit ha. Kasi gusto ko po siyang matulungan. Nagtanong po siya eh. Ang tanong po niya ay what if forced resign? 18 years na po sa kumpanya, wala daw slot for floating, resign na lang daw po. Hello? So wala. Mukhang hindi sumasagot si ma'am. Siguro sa tatawagan na lang po natin siya off cam para naman ay masagot natin yung kanyang tanong. Ulitin ko po, yung ating po mga kababayan na may mga katanungan pa, kayo man po ay manggagawa o mga employer, magtanong po tayo. Ito pong platform na to ay isang venue kung saan pwede po nating linawin yung ating mga matagal nang mga katanungang hindi po nabibigyan ng malinaw na sagot. Ulitin po namin, ito pong programa pong ito ay karagdagan lamang doon sa mga umiiral na po naming programa para lang matugunan o matulungan yung ating mga kababayan. So sa muli, sa aking mga kasamahan dito sa remote studio namin, ganun na din po diyan po sa studio namin sa baba, sa amin po mga kasamahan sa kagawaran, lalong-lalo na yung nag-aantay po ng test result, sana po ay stay negative tayo ngayon, di ba? Hindi stay positive. So ganun na din po ang aking paalala sa ating mga kababayan na nandito man sa Pilipinas o nasa ibang bansa, when it comes to COVID, stay negative. Muli po, maraming salamat. Ako po si Attorney Benjo Santos Benavidez, signing off for this episode ng ating programang Sagot Ka ng Department of Labor and Employment. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.